I'm Ming Reza. I'm Lori Deloria. So, ayun, nandito kami ngayon para i-share yung first vlog namin para syempre makilala nyo rin kami. And also, kung paano kami nag-start sa fitness industry. Ikaw ba, babe, kailan ka nag-start? So, nag-start ako when I was 14 dahil dati nabubuli ako. So, hinakayat ako ng papa ko na mag-gym. So, una talaga, nahihirapan ako mag-gym. Hindi ko siya kaya. So, ginawa ko, pinusyo ko ng papa ko. So, ayun, nagustuhan ko. Nagkaroon ako ng goal na gusto ko lang ng ganitong katawan, na medyo fit-fit lang. Pero, nung na-reach ko yung goal na yun, nag-set na ulit ako ng panibagong goal. So, from high school to college, nag-gym pa rin talaga ako. So, So, nung college ako, yun yung first competition ko when I was in second year college. Marine ako noon, Siman yung course ko, pero na-realize ko na nung second year college, yung after ng first competition ko, hindi ko na siya tinuloy. Tinapos ko yung pagiging seaman, pero naisip ko kasi mas passion ko tong bodybuilding. So, yun. Although, mas maliit yung kita nung pagiging bodybuilding compared sa pagiging seaman, syempre. So, wala eh. Mas gusto ko tong bodybuilding, kaya mas pinurso ko. Una, patamang gym-gym lang muna eh. Eventually, mayroong isang friend ako na nagikayat sa akin na sumali ng bodybuilding since nakita niya may potential ako. Tinry ko lang na sumali kasi wala namang mawawala kung sumali, di ba? Sa first competition, ayun, sumamba tayo, nanalo ng champion. Ayun, so ikaw ba, babe? Paano ka nag-start sa fitness? Ako? Ay, hindi siya. Hindi, ako kasi, nag-start ako noong, kailan ba yun? 20 years old ako noon. So, nag-start kasi ako nung parang sa modeling industry, ganyan. 18 years old ako nung nagsimula ako pati sa TV5. Siyempre, parang sa modeling industry, parang kailangan siyempre maayos yung katawan mo, diba? Eh, parang katawan bata pa ako noon na parang payat-payatot. So, kailangan siyempre may form ka. Na hikayat ako ng mga friends ko, tsaka siyempre ng mga modeling people ko dun sa industry na parang syempre to get fit naman para naman may shape ka, 'di ba? Kasi syempre may mga pa-uniform, so kailangan 'di ba mukha ka namang attractive sa suot mo na binibitbit mo yung brand nila. So ayun, doon ako nagsimula. And then minahal ko na yung fitness industry, hindi ko alam kung paano nangyari 'yon. Ayun, tas kaka-gym ko, nakilala ko tuloy siya. Hanggang sa may mga tao na nakaka-influence sa akin. And then doon sa gym sa may Tomas Morato, meron akong naging tatay-tatayin doon si Coach Ellery. Shout out sa'yo, Kuya March. Nakita niya yung potential ko na mag-bikini, which is hindi ko talaga nakikita yun, yung potential na yun sa sarili ko. So, ayun, naniwala siya sa akin. Meron din iba, sila Coach Dan Cordero, yan, naniwala sila sa akin. So, pinakilala nila ako sa kanila. So, isi-share namin yun kung paano rin kami nagkakilala. Pero yun, dun talaga ako nagsimula. Hanggang sa na-realize ko na, sige nga, subukan ko nga to. Ganyan. Kasi nung college din ako, no, na parang nagdadala-dala pa ako ng pagkain sa school. Nagbabaon ako, nawiwirdohan din yung mga classmate ko sa akin. Kasi nabayang dala mo. Hindi pa ako talaga magaling mag-diet noon. Basta makapag-salmon lang, makapag-kamote. Mas mahirap talaga kaysa dun sa approach namin ngayon. Kasi nga, syempre, kakasimula mo lang. So, ayun, hanggang sa nanalo din ako, thank God, sa first competition ko. So, doon na nagsimula talaga yung passion. So, may question ako sa'yo. Hindi, kailan yung first competition mo? Nag-start ako mag-compete noong 2015. Sa pagtanda ako, so may Alabang yun. Body Start 2015, Alabang. Mm-hmm. So, nalaman ko yung competition na yun dahil sa friend ko. Nagtanong ako sa kanya kung meron ba dyan na parang small competition, like parang fitness model lang. So, ayun nga. Meron pa lang that time, hindi pa sikat yung men's physique. Doon ako na salang sa may men's physique. Ayun, so maswerte sa unang competition ko, nanalo ako. So, ayun, doon ako na motivate lalo na doon ko na realize na mahal ko tong bodybuilding, mahal ko yung fitness at syempre mahal ko siya. Ang landing. So, ayun. Maglanding. First competition ko nung college ako nun eh, sa first competition ko. Nakikita ko ng mga classmates ko, meron akong baon ng meal prep. So, ayun. So, ikaw ba, babe? Share mo naman sa kanila kung kailan ka nag-start. Ikaw mag-start mag-compete. So, nag-start ako mag-compete, hindi pa kami. Hindi pa rin kami. So, ano siya, 2018 yun, AFEC or Asia Fitness Exhibition and Competition. Dun sa may Pasay yun din, no? So, sa Pasay din yon, super naging supportive sa akin yung family ko, friends ko, sila. So,
ayun, shout out sa mga naging coach ko, sila Kuya Win, si Coach Ellery, and syempre pinaka nagtumutok din talaga sa akin si Ming at si Ken Hanoka. So coach ko talaga, silang dalawa talaga, nakatutok talaga sila sa akin. So kung wala sila talaga, mahirap talaga yung wala ka rin coach na nag-guide sa'yo kasi sila yung titingin sa kondisyon mo. Kasi feeling mo sa sarili mo parang hala, kulang pa yung weight ko, or hala, parang ganyan yung abs ko, parang kulang pa, parang ganyan yung pala, minsan sapat na pala yun, kailangan pala na mag-focus ka naman sa shoulder mo, sa iba bang body part na weakness mo pala, na hindi mo napapansin. So better talaga, yung recommendation ko, mag-coach talaga kayo kung balak niyo mag-compete. So yun yung first competition ko, so thank God naman din kasi nanalo din naman ako, kasi sobrang naman talagang pagsunod ko dun sa inyo. Grabe naman kasi yung mga binibigit. Grabe, parang 75 grams lang of carbs, ganyan. Pero talagang, ang galing, nagulat din ako sa condition ko. Hindi ko talaga ina-expect na kaya ko pala yun. So, pagka nag-focus ka dun sa goal mo, talagang kaya mo talaga siyang gawin. Basta susunod ka rin talaga sa coach mo. Paano kami nagkakilala? Baka nagtataka kayo. Ayun, nagkakilala kami dahil din sa gym. Oo, so sa Kinetics Lab yun. Kinetics Lab. Love! Visit ka? Saktong-sakto. Oo, so andun na talaga ako nun. Nakaupo na ako, medyo late kasi to. Kasabay kasi si Ken. Una kasi may nag-set ng workout. Oo. Si Kuya Wins, Coach Wins. Inad mo na ako sa group, sa JC, sa Facebook. Oo, so nag-set sila ng workout. Actually, sila lang talaga dapat yun. Oo. Tapos si Ken at saka si Kuya Wins, inaya lang ako na sumali sa workout na yun. Wow, it's meant to be. Bakal. Okay, go! So ayun, doon kami una nagkakilala sa Kinetics Lab. Yung idol mo, hindi ko pa kasi din alam. Sino ba yung idol mo sa fitness industry? Number one, ah. Number one dapat. So local sa Pinas, syempre, number one idol ko si, ano, Ken Hanoka. Ah! Alam niyo kung bakit? Kasi ano siya eh, napaka-humble na tao, yeah. Napaka-matulungin. Mm-hmm. Tapos, hindi lumalaki yung ulo niya. Though, kilala siya talaga dito sa Pinas na sikat talaga siya na bodybuilder din sa ibang bansa rin, kilala siya. Pero kung paano ko siya nakilala sa umpisa, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Oo, sobrang bait. Solid. Tapos sa international naman, Pinoy din yun, si Jeremy Buendia. So yun talaga kasi yung yung men's physique. Siya yung image siyang men's physique talaga nun eh, si Jeremy Buendia. Kaya idol talaga yan. Ayun. Ikaw ba? Sino idol mo? Ako, sabi ko, local, si Ken pa. Bro pa rin ako. Hindi kasi parang syempre, naging coach ko siya, lahat talagang malalapitan mo siya sa kahit anong bagay. Hindi kasi talaga mabait si Ken, tsaka yung asawa niya yan. Shoutout sa'yo, te, si Ingrid, na Naoka yan. Mabait silang tao. Si Ken yan, talagang malalapitan mo siya, tsaka talagang humble siya, hindi siya nagbabago kahit ano pang marating niya. Tsaka napaka matulungin, mabait sa lahat, no? Sa family, sa friends. So, pagpapalain ka talaga, kayo, no? International, si Anlela Sagra, or Angela Sagra. Not sure if how you pronounce it sa Colombian. Pero Anlela Sagra, siya talaga yung pinakagusto ko. Though, nag-compete siya, I believe, before. I'm not sure lang daw kung nanalo siya. Pero, parang sobrang consistent niya eh sa ginagawa niya. Tsaka, ang ganda talaga ng physique niya. So, yun, I love her. So, babe, para dito sa mga nanonood sa atin, anong masasabi mo para dun pa lang sa mga nagsisimula pa lang sa fitness industry? Nagsisimula pa lang magbuhat or mag-diet, ganyan. Anong masasabi mo, advice mo sa kanila? Advice ko sa inyo kasi lahat ng tayo dumaan sa pinakababa, nadaanan ko rin yan. Mm-hmm. So, ayun, masasabi ko lang, dapat kung may goal ka, dapat tuloy-tuloy mo. Kahit madami yan, madaming naysayers, madaming maririnig ka na ganyan. Kasi kung payat ka, mataba ka, ganyan. Madaming maririnig, madaming bash sa'yo. Mm-hmm. Huwag mo silang pakinggan. Take it as a motivation. Gawin yung motivation yun. Tingnan nyo siya as a positive motivation. Kasi at the end, may kita ng mga yon, ng mga nagsalita na yon sa inyo na true. Kung ano na-achieve nyo. Tuloy nyo lang yung goal nyo, kahit mahirap pa yan, kahit anong hirap pa yan. Basta huwag lang kayong sumuko. Tama. Tuloy-tuloy lang dapat hanggang ma-achieve nyo yung goal nyo. Yun. Pag na-achieve nyo yung goal nyo, mag-set kayo ulit ng panibagong mas higher ng goal hanggang pataas kayo ng pataas. So, ayun lang. Masabi ko, huwag kayong sumuko sa goal nyo. Small progress is still a progress. Galing mo, bro.
So anyways, yung para sa akin naman, na parang opinion ko na ano ba masasabi ko sa inyo or advice ko, importante doon talagang magsimula ka. Hanggat hindi mo siya sinisimulan, unti-unti, small progress nga, di ba? Na unti-unti, progress pa rin yan, palaki ng palaki. So also, maganda din yung kung meron kang ina-idolize fitness industry. Yun. Sa IG or kahit sino, maganda din yun kasi parang syempre mamamotivate ka, mai-inspire ka. So, una din dyan, hindi lang naman talaga motivation din naman yung kailangan mo. Aside sa motivation, iba-back up mo rin siya ng discipline. Kasi hindi naman all the time motivated tayo, di ba? So, kailangan talaga, may disiplina ka din sa sarili mo. So, yun, sa kain, sa workout din, of course. So, ayun, huwag kayong susukaw tulad ng sinabi ni Ming sa goal nyo. Unti-unti lang, tuloy-tuloy lang. Dahil para din naman yun sa health nyo. So, para din yun sa sarili nyo confidence, sa sarili nyo din na katawan. So, tuloy-tuloy lang. Just keep grinding. Yan. Diba? Hindi ko na-expect na yung magiging bodybuilder ako. Dahil, dami yung may naririnig na kesyo bodybuilder lang. Pero, wala. Hindi ko sila pinakinggan. Tinuloy ko pa rin yung passion ko kasi ito yung mahal ko. Diba? So, dapat huwag kayong makinig sa mga negative. Dapat surround yourself with the positive people. Tama. Huwag kayong pupunta sa mga negative. Totoo. Ignore nyo sila. Ayun lang mapapayo. Ayun, so dito na nag-e-end yung first vlog namin. So sana na may nagtataho o balot sa labas. So ayun na, dito na nagtatapos yung first vlog namin. So sana naman po, supportahan niyo po kami. Thank you so much po for watching kung nakarating ka dito hanggang dulo. And don't forget to subscribe and please follow our IG account, yun. Ming Jareza 23 and Lori Deloria. And by the way, meron pala kaming gym equipments. Check our page sa fb.com/millafit.gymequipment. Ayun, so kita-kits na lang sa susunod na vlog. Bye!